pagbabagong nagaganap sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Health 5, ikalawang markahan, unang linggo, aralin 1. Panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Mga inaasahan, sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang una na ilalarawan ang mga pagbabagong pisikal, emosyonal at sosyal na mararanasan habang nagbibinata at nagdadalaga. Pangalawa, natatanggap ang mga pagbabagong ito bilang bahagi ng paglaki at pagtanda. Baliktanaw, ipabasa ang kwento tungkol kay Jose. Ang karanasan ni Jose. Si Jose ay isang mag-aaral ng mababang paaralan ng kalamba. Siya ay nasa 5 baitang at 10 taong gulang na. Noong nakaraang taon ay may napansin siyang pagbabago. Tuwing nagsasalita siya ay medyo pumipiyok ang kanyang boses. Dahil dito ay pinagtatawanan siya ng kanyang kaklase. Hindi lang iyon ang kanyang napansin. Nagkaroon siya ng buhok sa kilikili at nagsisimulang tubuan ng bigote. Lumalapad din ang kanyang balikat. Nababahala at natatakot siya sa mga nangyayari. Mga tanong. 1. Sino ang batang tinutukoy sa kwento? Sagutin. Ano-ano ang mga pagbabagong nararanasan ni Jose sa kanyang katawan? Sagutin. 3. Dapat ba siya mabahala at matakot? Bakit? Sagutin. Ang pagbibinata at pagdadalaga o puberty ay ang pisikal na pagbabago ng katawan ng isang batang lalaki at babae patungo sa pagiging isang matandang lalaki. Sa mga kalalakihan, ang puberty ang kalimitang nag-uumpisa sa edad 12 at natatapos ito sa edad 17 hanggang 18. Karaniwan, ang mga babae ay nagsisimulang magdalaga sa gulang na 10 hanggang 11. Ang mga babae ay karaniwan ring dumadaan sa ganap na pagdadalaga sa gulang na 15 hanggang 17. Habang ang mga lalaki ay ganap na nagbibinata sa gulang na 16 hanggang 17. Isang mahalagang hudyat ng pagdadalaga ang menarche, ang panimulang regla na karaniwang sumisimbolo sa gulang na 12 hanggang 13. Para sa kalalakihan, ito ay ang pangunahing pagpapalabas ng similya na karaniwang nagaganap sa gulang na 13. Pagbabagong pisikal sa isang nagdadalaga. 1. Pagsulong ng taas at bigat. 2. Pagbabago sa sukat ng katawan. 3. Pag-unlad ng mga pangunahing bahagi ng katawan. Lumulusog at nagkakahugis ang dibdib, nagkakaroon ng buwan ng daloy o menstruation. 4. Paglapad ng balakang, pagtubo ng tagyawat at pagtubo ng buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan. At 5. Pag-iiba ng kilos tulad ng pagiging palaayos at pagkakaroon ng interes sa paglalagay ng pampaganda at palamuti sa katawan. Pagbabagong pisikal sa isang nagbibinata. 1. Pagsulong ng taas at bigat. 2. Mabilis na pag-unlad na kaalaman na nagbibigay ng kakayahan sa paggawa ng mabigat na gawain. 3. Unti-unting lumalaki ang kasariang panlalaki. 4. Nagkakaroon ng tagyawat at tinutubuan ng buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng kilikili at sa binti.
Makikita rin ang pagtubo ng bigote at balbas. At huli, nagbabago at lumalaki ang boses. Pagbabagong sosyal at emosyonal. Malaki rin ang pagbabago sa kaisipan ng bawat isa sa panahong ito na maiuugnay din sa pagbabago sa level ng hormone sa katawan. Dahil dito, maaaring magbago ang kakayanan ng isang tao sa pagdedesisyon, pagpaplano sa buhay, emosyon sa bawat kaganapan sa buhay, at mga bagay na ikaliligaya. Sa madaling salita, maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa personalidad ng isang tao sa panahong ito. Ang pagbabago sa level ng hormones at mentalidad ng isang tao ay maaaring makaapekto rin sa mga pagbabago sa pakikisalamuha at paraan ng pag-iisip ng isang tao. Nagbabago ang kakayanan ng isang tao na matuto ng mga bagong kaalaman at kakayanan. Gayon din ang pagbibigay ng rason, lohika at maging pananaw sa buhay. Ang impluwensya ng kultura at lipunan ay mahalagang salik din sa pagbabagong ito. Ang mga pagbabagong ito ay tulad ng mga sumusunod. 1. Nagkakaroon ng crush o paghanga. 2. Naglalahad ng problema o opinyon sa kaibigan. 3. Nagkakaroon ng mga grupo o kaibigan. 4. Nagkakaroon ng tiwala sa sarili. 5. Nagiging responsable sa mga bagay-bagay tulad ng sa pag-aaral, sa pamilya, sa kaibigan, at gawaing bahay. 6. Nakakapagpasya. 7. Nagiging matured ang ugali at angkop ang kilos sa edad. Gawain. Iayos ang mga ginulong letra upang mabuo ang tamang salita sa tulong ng katangian o paglalarawan. Una, ito ang buwan ng dalaw na dumarating sa mga kababaihan. Sagutin. 2. Ito ang tawag sa hormones ng mga babae. Sagutin. 3. Ito naman ang tawag sa hormones ng mga lalaki. Sagutin. 4. Naantalang pagdadalaga at pagbibinata. Sagutin. And 5. Pisikal na pagbabago ng katawan ng isang batang lalaki at babae. Sagutin. Upang higit mong makilala ang iyong sarili, punan ang chart sa ibaba. Isulat ang mga pagbabagong sosyal at emosyonal na naganap sa iyong sarili. Ako noon at ako ngayon. Isulat ang iyong sagot sa isang intermediate paper at ipasa ito gamit ang messenger na may pangalan na J.E. Lindain. Tandaan! Ang puberty o pagbibinata at pagdadalaga ay mahalagang yugto ng buhay ng tao kung saan maraming pagbabago ang nagaganap sa katawan. Maraming pagbabago ang mararamdaman at makikita sa katawan sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Pag-alam sa mga natutuhan. Panuto. Lagyan ng check kung pagbabagong emosyonal at X kung pagbabagong sosyal. 1. Pagiging mainitin ng ulo sa ilang mga sitwasyon. Check o X. Number 2, maigting ang pakikipagkaibigan at pakikipagtunggali sa iba. Check o X. 3. Pagtanggap ng responsibilidad mula sa iba. Check o X. 4. Paghahanap ng pansin mula sa kapwa at magulang. Check o X. 5. Pagiging mapili ng kagamitan. Check o X. Maaari nyo nang basahin at sagutan ang activity sa Health 5 Week 1. Siguraduhin mapanood ang video lesson para sa Week 1 ng Music, Arts at PE. Salamat mga bata!